Magandang araw sa ating lahat, mga kababayan. Nandito naman tayo sa George R. Vlogs. Meron po dito si Johnny the Vlogger, isa pong vlogger. Pinagkumpara niya yung sinasabi ni ex-President Duterte at saka si President Marcos tungkol po sa West Philippine Sea or WPS. So nakita niya yung mga comparison kung sino talaga ang tunay na nagmamalasakit sa bansang Pilipinas at saka nagmamalasakit sa mga taong bayan, lalong-lalo na po sa mangingisda doon sa Scarborough Shoal, mga kababayan. So pakinggan natin ang kanyang sinasabi tungkol po sa dalawang leader. Magandang araw sa inyong lahat, mga kababayan. Ako si Johnny the Vlogger, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin itong si President Marcos Jr. at si dating Presidente Duterte sa usapin po. Sabi ni dating Pangulong Duterte po, no, sa usapin ng West Philippine Sea, kailan ito? Noong May 6, 2021, sabi niya, dun sa arbitral ruling, ha, sa usaping bugoy, sabihin ko sa iyo, ibigay mo sa akin. Sabihin ko sa iyo, putang ina, papel lang yan, itatapong ko yan sa waste basket. Yung 500 pages mahigit ng arbitral ruling ng South China Sea Arbitration. Okay, so ngayon, noong 2006, at noong May 6, 2021 yan, ito naman po, 2 years later, November 6, 2023, sabi niya, bakit tayo makipagpatayan dyan sa tubig lang? Total, ilan lang naman makuha na isda dyan ng mga fisherman natin? Ay, nako. Gaya nga po nabanggit natin, bakit ko konti yung nakukuha ng mga isda? Kasi nga nandyan yung mga insek na ngaharang nang tataboy ng mga mangingisdang Pilipino. At napakabuwaya kung totoo na konti lang ang nahuhuli dyan. Bakit yung mga fishing boats ng China, yung mga trawlers nila, dyan namumutakti sa loob ng ating isen? Diba? Pinaghahakot nila dyan. Ngayon naman po, etong kay PBBM, sabi niya, noong November 6, founding, 67th founding anniversary ng Naval Special Operations Command, sabi niya, as we move on now from focusing on ensuring internal security for the country, we now have to bolster the country's external defenses. Tibayin niya, palakasin. Diba? Yung external defense natin. And I exhort the DND and the AFP to maximize the strategically review the deployment, sabi niya, of our forces to ensure that their strategies remain responsive to the current and future geopolitical realities po. Hindi po ito paligoy-ligoy na gamit natin yung mga barko na yan na pang rescue. Hindi. Okay? Nabanggit niya yung mga geopolitical realities. Siyempre, magulo-gulo dyan. Kaya pang-angkin. Kasi matapos ang termino niya, diba? Posible nandyan pa rin po yung sigalot na yan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ngayon, narinig natin ang comparison ng dalawang leader. At sino talaga sa kanila ang makabayan? Sino talaga sa kanila ang nagmamalasakit sa bansang Pilipinas? Alam nyo, mga ka-George R. Vlogs, kahit wala naman ang Amerika dyan, sa West Philippine Sea, kahit walang Amerika dito sa Pilipinas, sigurado ko na madadamay at madadamay pa rin tayo. Diba? Pag sinakop ang China yung Taiwan, sigurado ko madadamay pa rin tayo kasi kaalyado ng Amerika yung Taiwan. Diba? Ang lapit-lapit lang yung Pilipinas sa Taiwan. At nandyan sa West Philippine Sea yung mga
military asset ng China. So wala tayong kawala, maiipit at maiipit tayo. Kaya para sa akin, ha, mas maganda pa rin na nandyan yung Amerikano, nandyan yung mga US military sa Pilipinas or dito sa Pilipinas. At least medyo pag nandyan sila, medyo nagdadalawang isip yung China na buliin or sakupin yung West Philippine Sea. Diba? Ngayon, narinig natin ang comparison ng dalawang leader. At sino talaga sa kanila ang makabayan? Sino talaga sa kanila ang nagmamalasakit sa bansang Pilipinas? Alam nyo mga ka-George R. Vlogs, kahit wala naman ang Amerika dyan sa West Philippine Sea, kahit walang Amerika dito sa Pilipinas, sigurado ko na madadamay at madadamay pa rin tayo. Diba? Pag sinakop ang China yung Taiwan, sigurado ko madadamay pa rin tayo kasi kaalyado ng Amerika yung Taiwan. Diba? Ang lapit-lapit lang yung Pilipinas sa Taiwan. At nandyan sa West Philippine Sea yung mga military asset ng China. So wala tayong kawala, maiipit at maiipit tayo. Kaya para sa akin, ha, mas maganda pa rin na nandyan yung Amerikano, nandyan yung mga US military sa Pilipinas or dito sa Pilipinas. At least medyo pag nandyan sila, medyo nagdadalawang isip yung China na buliin or sakupin yung West Philippine Sea. Diba? So yan lang po mga kababayan. Salamat sa inyong lahat. Huwag kalimutan mag-subscribe sa George R. Vlogs at pindutin ang notification bell para sa ganun ay manotify tayo pag mayroon tayong bagong upload na video. Salamat po marami. God bless.